Pag nagkataon guys, itong 500 peso bill na ito ay maaaring umabot sa kalahating milyon. Paano ko ba yan nasabi? No? Meron pong espesyal na katangian to. So, panoorin po ninyo. Guys, no, napaka-special po ng ating content ngayon, no. Medyo natatawa lang ako kanina. Hindi ko lang lubos maiisip itong paanong nagkaroon ng ganong print itong 500 peso bill natin, no. Search rin ako sa Google, sa mga YouTube channel. Wala pa ako nakitang nag-content na katulad nitong 500 peso bill natin. So, huwag niyo pong i-skip yung video. Nagbubulol-bulol pa ako siguro sa pagka-excite ko, no? Pero okay lang yan. Wala pa akong nakita mga vlogger na nag-content na kagaya nito, sabi ko nga. At maaaring nga tayo yung kauna-unahan dyan at kayong mga manonood nito. Mamaya, kakailanganin ko po ang inyong tulong dito. Lalong-lalo na yung mga expert at mga numismatic dyan. Kailangan ko po ang tulong ninyo at nakakatawa man, pero hindi ko lubos maisip kung paano nangyari, no? So yung ating 500 peso bill ay year 2020 at tinignan naman natin dito sa end.mista.com yung kanyang mga detalye, wala nga yung katangian na yon na meron dito. So ang andyan lang yung kanyang mga specs niya, yung kanyang kung bakit ginawa to, kung kailan ginawa yung ating 500 peso bill na year 2020. At alam nyo guys, siyempre siniguro ko pinilatis ko na itong 500 peso bill na ito. Meron naman kasi mga palatandaan dyan para malalaman mo kung fake ang isang bill, no? Lalong-lalo na yung ganyan mga 500 peso na yan. Kasi meron mong mga palatandaan yan kung paano mo malalaman yung fake. At nasiguro ko naman na hindi nga po pick itong ating 500 peso bill. Kaya yung print na yun, maya-maya lang makikita nyo po kayong maiinip at kaya nyo lang muna na ipaliwanag natin kung bakit sa tingin natin baka rare na nga itong kung hindi nga rare baka ano ba kayo pa, baka nag-iisa lang ito sa kasaysayan, ano, yung mga ganito. Kaya sigurado naman magko-comment naman dyan kung merong magiging kahalintulad itong ating 500 peso. At ito yung mga palatandaan dyan, ano. Yan. Mga limang palatandaan para malamat kung fake ang isang pera. No, makikita yung mga palatandaan na yan sa 500 peso bill at 1,000 peso bill. So, ito yung ating pera. Sa verse nito, guys, no, wala ka namang mapapansin. Nakakaiba dyan. Yan. Yung tinatawag na yung parang variable patch na yan. Yan. Dapat nagbabago-bago ang kulay niyan para masabi mo na hindi fake ang ating 500 peso bill. Pag kinapa mo yan, medyo may kagaspangan kasi mga fake na bills malambot. Tsaka pag kinusot mo yun, pag tinupi mo yung mga fake na pera, para talaga siyang papel, halos hindi na bumabalik yun. Hindi kagaya ng mga tunay na pera, kahit kusutin mo yan, kusayan na parang bumabalik, no, sa kanyang original, no. Kaya binalikad ko na. Ayun yung guys, so, tingnan nyo mabuti. Paano napunta rito yung print ng babae na yan. Kung familiar kayo, ito ay si sa Aladdin, ano. Yung kasama ni Aladdin sa cartoons, no. Yung sa Disney ba yan? Princess Jasmine, yun sa aking pagkaalala, no. Ayan, no. Zoom natin. So, nakita ko hindi ito yung parang itinatak lang. Talagang masasabi mo na naka-print siya dyan. Paano nangyari yan, guys, no? Baka meron din kayong ganito para malaman natin kung ano ba kayo nga itong 500 peso bill na ito. Kasi wala pa ako nakita nito ngayon pa lang. Hindi po ba, guys? At maaaring kaya nagkaganto. Maaaring yung papel na ginamit. Siyempre, di ba, kinukuha ito. Binibili pa ito sa ibang bansa, eh. Maaaring naitatak na yan dyan. Maaaring ganun. Tapos nung ginawa, ayan, sa pera natin, siyempre nandyan yan. At baka hindi nila napansin. Kaya ito dapat makaabot ito dun sa mga expert talaga. Para makakilatis nila ng gusto ito.
Diba? Ayan o. Hindi siya tinatake. Eh, parang stamp eh. Talagang naisama siya sa pagkakaprint ng mismong papel neto ng ating 500 peso bill. So, hindi naman ano yan. Hindi naman natin masasabi na variation. Wala namang ganun. Wala namang kinalaman yung Disney sa mga pera natin eh. Diba? Sa ang lupa-lupa nakakita na ganun na pera eh. Sa kasaysayan, hindi naman pwede din isama yan, di ba? Kasaysayan natin eh, sa atin lang, pero yung mga karakter na yan, sa mga cartoons na yan, walang kinalaman yan dito. So, kailangan ko lang inyong advice, no? Kooperasyon, at pakishare yung ating video, guys, para makakita na itong mga numismatis, yung mga magagaling sa perang papel, yung mga vlogger dyan, no? Mag-comment po kayo kung ano sa tingin nyo, at sa tingin ko, ito ay hindi po ito fake, no? Sabi ko nga, totoo yan at hindi ko lulukuhin ang sarili ko. Kaya siyempre, shinare ko sa inyo para malaman ninyo. At baka nga mayroon pa lumabas na ganito. Di, balang araw, itong mga ganitong koleksyon, eh, ito yung pwede i-auction. Diba? Maaaring ganun po. So, ayan, yung ating 500 peso bill. Sa tingin ko ay wala pang katulad. Okay, kung mayroon, pakicomment at pakishare sa ating page, diba? Alright guys, so huwag kalilimutang mag-subscribe, no? God bless you all po.